Hello guys, welcome back to my channel. Salamat po. Welcome year 2020. Happy New Year po sa inyo lahat. And sana po ay maging masagana po ang taong ito sa ating lahat. Tayo po ay maging successful sa ating buhay. Ano po? Ngayon, bago po ang lahat ay meron po tayong shoutout. Idol, pa-shoutout po from Mira Sabino. Yeah, Miss Mira Sabino, maraming salamat po. Okay, start na po tayo. Guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kung kagaano kahalaga ang pattern o patugunan paya sa balasador. Ano po? Sa bangka ng sakla. Kasi po, ay ang sakla ay napakalaga po dyan ang patugunan sa sugal. Ano po? Kagaya po ng halimbawa ng sabong, ayan, meron po silang patugunan ng tinatawag dyan. Meron po mga tinitingnan po ang mga magsasabong dyan na llamado, dehado, ganun po. Nakasulat po yun dun sa blackboard. Dun po, yung ibang player, magsasabong ay tumitingin po doon kung ano yung paya. Ano po, may paya po tinatawag o pattern. Sumusunod po yung iba dyan sa sabungan. Sa wetting, meron din po sa natawag na wetting o STL na po. Kagaya po ng baccarat sa casino, ano po, meron din po yung tinatawag na pattern. You know, nakasulat po dyan, tinitingnan din po yan ng mga player kung ano yung lalabas, banker or player. Ano po, nandyan, sumusunod po yung ibang player dyan. Ginagawa po nilang pattern yon. So, sa sakla, ganun din po. Meron din po ang pattern yan, kagaya ng mga dati kong ginawang video na mga pattern ng balasador. Mahalaga po yan sa sakla, sa balasador. Kasi po, may mga player nga po na, kagaya ng nasabi ko, sumusunod po yan sa pattern. At sa ganung paraan, mapapag-aralan ko po lahat ng player kung sino-sino yung sumusunod sa pattern, kung malakas man yan o hindi. Ano po? So, sa pamamagitan po ng pattern na yan, magagawa ko pong umiwas sa mga mananaya na malalakas manaya o kaya ko silang iligaw para manalo ang bangka. Pag-aralan ko po kung sino-sino yung player yung sumusunod sa pattern o hindi. So, then, marunong ko magbalasa. Nagagawa lang po ito ng mga marunong bumalasa. Na marunong magkasana na balasador. So, magagawa ko po silang pasunurin. Then, kung susunod po sila, maililigaw ko rin pula po sila sa susunod na balasa. Sa pamamagitan po ng pattern, nagagawa ko pong pag-aralan ang mga players na kung sino-sino po yung sumusunod sa pattern o sino-sino yung hindi sumusunod sa pattern. So, kung ikaw po ay malakas manaya at hindi ka sumusunod sa pattern, so, kayang-kaya po kitang talunin. Kung mapapag-aralan ko na hindi ka sumusunod sa pattern, di gagawin ko yung pattern para manalo ko. So, ang pananalunin ko po naman ay yung mga sumusunod sa pattern na mahihinang manaya. So, gagawa po tayo ngayon ng isang halimbawa. Kung may isang pattern, pakikita ko po sa inyo. Magkakasa po ako ngayon. Babalasa po tayo. Sa mamagitan po ng pattern na gagawin ko, ay malalaman ko po kung sino yung mga player. Mapapag-aralan ko po sila kung paano sila manaya. So, magkakasa po tayo ng isa. So, yan. Ang kinakasa po ay dalawang kopas. Kasama po ay tatlo. Yan, namuro na po yung tatlong kopas. Hanapin na lang po natin yung dalawang kopas. So, yun. Tumama po ang dalawang kopas. Ano po? Yan po magkasama dyan sa ating halimbawa. Sample na pares. So,
ang bala ko pong gawin ay gumawa ng isang pattern na tersya o kumbaga tawagin natin ng jumping tree. So, dalawang kopas, susunod kong patatamain ay para makagawa ng isang pattern ay limang kopas. Yun po ang tinatawag na jumping tree na tawagin natin. So, yan. Hanapin ko po dito kung nasan po yung gusto kong palabasing baraha. So, yan. Limang kopas. So, ito po yung apat na gusto kong palabasin. So, ikakasa ko po yan. Ano po? So, yan. Yan. Apat na kopas ang gusto kong palabasin. So, kagaya nung dati. Andito na po yung automatic. Apat na kopas ay ibabaw na po. Kakasa ko na lang po yan. Na mabilis. Para mabilis na makapagkasa ang balasador. So yan. Kinasa ko po ang apat na kopas. From dalawang kopas, magja-jumping tree siya sa limang kopas. Tingnan po natin. So yan, namuro na po. Kasama po niyan ay limang kopas. Hanapin po natin. So yun. Limang kopas ang tumama. So, tumama po yung limang kopas. Ang gusto ko pong patamaan dyan ay from dalawang kopas, limang kopas, then para ko po malaman na kung may sumusunod sa aking pattern, gagawin ko po uli pong isa pang jumping tree. So, from dalawang kopas, jumping tree sa limang kopas, so i-jumping tree ko po uli yan sa anim na kopas. So, hanapin ko po yung pito. Ayun, yun, nakita ko na po yung pitong kopas. Para maikasa ko po yan. Ay, yan. Sisimple ko po doon. Kagaya ng dating ginagawa ko. Lagay ko sa likod. Ayan. Then, mabilis. Hindi na ako mahirapan magsuksok sa paghahanap ng gusto kong patamayan dahil nakita ko na po. Doon sa harap. So, ganun lang po kasimple. Magkasa ang balasador na po na marunong magbalasa. So, kagaya po nung dati, ito na po yung pitong kopas. So, gakasa ko na lang po yan ang mabilis pagkatapos na ng bayaran. Then, yan. Nakakasa na po ang pitong kopas. Ano po, from dalawang kopas, nag-jumping tree sa limang kopas dyan, i-jumping tree ko po uli yan sa pitong kopas. Para po, malaman ko kung sinong player yung mga sumusunod sa mga patugunan. Kung malakas kang manaya na player o hindi. So, doon ko malalaman kung sinong player yung sumusunod. Kung may sumusunod na player, makikilala ko po kung sino yun. Then, kung wala po sumusunod, edi itutuloy ko po yung ganun pattern para kumabig kami. So, birahin po natin ang pitong kopas. Kasama po ay anim na kopas. So ayan, namuro na po ang pitong kopas. Hanapin na lang po natin yung anim na kopas. So ayun, tumama po yung anim na kopas. Ano po? Ganun lang po kasimple na kung paano gumawa ng pattern ang bangka o balasador. So kung dalawang kopas, limang kopas, jumping tree, then jumping tree sa pitong kopas. Kung may sumusunod, pwede ko po yung gawing patamaan yung susunod na jumping tree niyan ay kabayong kopas. Dahil yan po ang susunod na jumping tree ng kabayong, ng from sa, dun sa, simula sa pitong kopas, jumping tree ulit sa kabayong kopas. Kung wala po sumusunod, pwede ko po yung gawin para po kumabig ang bangka. Ano po, naiintindihan niyo po? Ganun lang po kasimple. Gumawa ng pattern ang balasador para malaman ko kung sinong player ang sumusunod sa pattern o hindi. Sa pamamagitan noon ay madali ko pong kumabig, madali pa akong kakabig
madaling manalo ang bangka dahil alam ko kung sinong-sino ang tataya doon o hindi. Madali pong iligaw. Madali din po iligaw kung ang player ay sumusunod. So, gagawa po uli ako sa susunod na balasa na porting pattern. Then, pag alam kong may sumusunod, ibabago ko na po yun. Hindi ko na po yung dadalhin dun sa ganung pattern. Ililipat ko na po ng panibagong pattern. Ganun lang po. O kaya po ay mailigaw ko sila sa aking pagbabalasa. Ano po? Yun lang po at pagaya po nung dati, ito po ay ginawa para po lang sa inyong kaalaman sa paglalaro ng sakla. Ano po, and salamat po and God bless.